Hello guys, nagbabalik ng inyong likod na si Uwishi para pag-usapan natin ang bago natin topic about sa Spear Knight. So, ito yung gagawa natin ng reaction video, yung Spear Knight ni Mr. Bitcoin, which is yung Malaysian guild na Wakanda. So, gagawa natin ng damage output ng LK versus LK ng Spear Knight versus Crit Knight. So, makikita nyo dito kung paano nga ba pag nakatapat siya ng whale na account, kung ano mangyayari. So, masasubaybayan nyo dito sa videos na gagawin natin. And kung gaano ba kalakas yung Spear Knight and gaano kalakas yung Crit Knight na whale account. So, parehas to naka-refine 12 yung equip na yung armors, but I think yung kay Bitcoin yung plus 10 and then plus 12 yung kay Ethereum. So, malalaman natin kung anong mas malakas sa kanilang dalawa. So, para din masagot na yung mga question nyo sa anong mas malakas na Spear Knight or Crit Knight. So, ito na yung mga sagot sa tanong nyo mga sir. So, let's start! So, before nga pala tayo mag-start mga sir, huwag nyo nga palang kakalimutan mag-subscribe sa akin channel na Uwishi. So, i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo at di nyo ma-miss yung mga videong ina-upload natin every week. So, tatry natin mag-upload ng 2 to 3 videos per week. And tuloy-tuloy lang tayo sa pag-support sa aking channel. So, mas marami pa tayong ma-upload sa future. So, thank you so much mga sir. So, simulan na natin to. Get ready for the next battle. Keep on pushing through the pain. Get ready for the next battle. Keep on running till we die. Ain't no mercy in this fight. There's nowhere left to run. Yan, banata na. So, merong bash dito na ginagamit. Nababash dito si Bitcoin and then nakikita ko yung damage ni Bitcoin is around 100k to 300k na pumapalo-palo ng ganun. Tapos yung lifesteal niya is umaabot ng 100k. So napapansin nyo dito yung kay Ethereum naman yung critical niya is umaabot ng almost 11k lang. Ang laki yung bawas ng 11k lang. Yung bawas niya kay Bitcoin, grabe yung critical. Ang baba ng damage niya para kay Bitcoin. So, grabe kasi dito yung damage reduction ni Bitcoin eh. So, ang baba ng bawas niya dito kay Bitcoin. At the same time, yung kay Bitcoin din, ang baba ng damage niya. Kasi alam niyo kung bakit mga sir? Yung lifesteal. Tingnan niyo yung lifesteal ni Bitcoin. 100k kada skill. And then, alam ko yung kay ano din. Kay Ethereum, nagla-lifesteal din siya kaya hindi siya nababawasan. So, ang bilis niyang umatake, mas lamang siya sa lifesteal kasi yung sunod-sunod yung lifesteal niya sa atake niya, sa attack speed niya. While yung kay Bitcoin naman, per skill. Pero pag may skill naman yung lifesteal niya, ang laki. So, bumabalik din yung buhay. So, parang ganun din. So, dito, wala magkakapatayan. At alam ko dito na depende na lang sa diskarte ng guild, ng buong guild or buong KVM team. So ayan, pinakita niyo yung item niya. Naka-freeze resistance siya, 3. Tapos, yun, naka-MVP card din siya. So, malakas din to si Ethereum. Grabe yung items niya. So, ito, papakita natin. So, naka-Murphy siya. Naka-Edgar Day. Tapos, naka-Dracula Day. 30% HP yan. Tapos, Strobe card. 30% HP din yan. So, grabe, halimaw din to si, ano, si Ethereum naman. Kung mga gusto nga pala dyan na ano, try nyo i-search si Ethereum kung gusto nyo matuto ng Crit Knight. So ayan, grabe halimaw. Pero wala siyang bawas masyado kay Bitcoin gawa na ang baba ng malaki yung damage reduction ni Bitcoin yung sa accessories niya. So dito, overall, walang panalo. So yung mga tanong nyo sa akin kung sino mananalo, ayan na yung sagot mga sir. So wala talaga. So, match lang. Walang mananalo sa kanila pa nagbakbakan silang dalawa. So, hanggang dito na lang mga sirs. Thank you so much. Sana marami kayo natutunan. So, dumako na tayo sa shoutout portion.
So ayun mga sir, maraming salamat. Dumako naman tayo sa ating shoutout portion. So binabati ko nga pala yung mga tropa dyan sa Spectrum, ng mga bago namin, sina galing sa Haven Sanctum, and then yung galing sa Omni PH, and then galing sa Fairy Tail. So nag-merge kami, and then medyo dumami kami at nadagdagan yung mga pari namin, nadagdagan yung mga carry namin, mga priest, high wizard, yung mga tropa dyan, sina Yamamoto, sina Nasta, so yung mga bago naming members, shout out sa inyo. At then syempre yung aking girlfriend na napakaganda na si Cherry Lee. Tapos yung mga tropa ko dyan sa Spectrum na tropa ko talaga sa in real life, sina Real AJ. And then marami pang, and then yung mga ating YouTube subscriber na lagi nagko-comment sa ating comment sections, thank you so much mga sir, shout out sa inyo, sa natuloy-tuloy pa yung load yun ng videos ng aking YouTube channel. So maraming salamat, ariga thanks mga sir. So hanggang dito na lang ating videos. Next videos, pag-usapan na natin yung sa 500k views or sa KVM guide natin. So yung cross server, abangan nyo yun, i-upload ko din yung this week. So thank you so much mga sir, hanggang dito na lang. Sayonara mga sir. Mamba out na. Maraming salamat. Huwag nyo nga pala ulit kakalimutan mag-subscribe sa aking channel mga sir. At hinihiling ko talaga na ma-reach natin yung ating 1k subscriber. So huwag nyo ignore lang yung video. Paki-like naman ang video and please subscribe to my channel para tuloy-tuloy pa tayong mga pag-upload ng mga videos na kailangan nyo sa Ragnarok X.